go. Yeah, kanina pinag-uusapan natin na kapag natalo blacklist dito. I mean, kanina no first game, pag natalo blacklist dito, they might lose on the second game kasi yung momentum. Totoo. I mean, we're not sugarcoating anyone. I mean, yung kasi ano, somehow you already have a complete grasp. Kumbaga, you have just to finish the game eh. Kaso somehow, nagkaroon sila ng disarray in the mid-game. Reporting na parang nagsunod-sunod na. Hindi na sila nakabangon from that specific clash doon sa my Lord Pit. Pero, I really hope Blacklist International could be able to pull off the emotions na nangyari doon sa game number one and start strong ulit dito sa game number two. Yes, yo. Go, yes. Yeah, so parang kailangan nila mag-refresh for Blacklist International. Pero on paper na previous matches, kapag natalo sila ng isa, yung next match nila, ano na talaga eh, parang gusot na. Kumbaga, may butas, lalong lumalaki. Ngayon, from that butas ng first game, kailangan nilang takpan yon, totally refresh, reset, and might be they could pull off this game. And I'm kinda happy na nakita ko yung Popol and Koopa sa side ng Blacklist kasi they really have a plan on this Popol and Koopa, just like what they did before sa mga initiator, counter-initiator with the traps ng Popol and Koopa. Just Blacklist International, they just have to hold on. Yes. Drop. And this is a vision versus vision, ha? Pero ngayon, which is yung Selena kasi, yung isa sa mga naging malaking factor para sa side ng Blacklist International. Yes, as well with the Basha. Dito, Bren Esports, isa sila rin sa mga team na nag-capitalize in terms of the Selena and most likely that's Aribo Hero. Now, sa ganitong picking ng Blacklist International, is this house, I mean, ganito rin ba yung maganda, yung impact nila dito, Butters, like what they did on the first game? Absolutely, there's a big difference. There is an absolute difference, not absolutely, there's an absolute difference in to where Blacklist International is going with this direction sa draft nila, no? Kanina, medyo pressure-wise, medyo mataas talaga. But right now, Blacklist International, it's all about pinpointing kung sino yung kailangan nilang hanapin dito. Kung vision yung laban, ito yung masasabi ko dyan, the traps of the Popol and Koopa will 100% useful. Mm-hmm. Pero kasi kung papansinin mo dito, Bren Esports, hindi pa nila kinakalabit yung gatilyo, kumbaga. Hindi pa nila nilalabas dito kung sino yung hero na ipa-funnel nila. There are a lot of options. Yep. And right now, nakikita ko si Carl si dito, minamatahan yung Hayabusa. Minamatahan niya din yung Roger. Pwede din naman kung trip nila kasi Bren Esports sila eh. Ganun talaga ang buhay. Gusto ko makita yung Roger. Alam mo, kapag sinabi ni Ducky na kaya niya gamit, papagamit niya at times. Pero sabi ng Bren Esports dito, tama ng biruan, hindi natin alam kung kanino papagamit to, kung kay cards diba o kay Few, kasi alam naman natin Few best hero niyan, one of the best heroes niya talaga yan. So let's see. Yeah, definitely. Nung pinm ko kasi si Ducky about this Gushion, ang sabi niya sa akin, Gushion is power. Wait, ano, to my aunt sa power. Gushion is power. So the thing about the Gushion here is merong trend sa kanya ngayon na hindi mo siya kailangan bigyan ng Violet buff. And he can be very annoying. Yun lang yung kailangan niya gawin dito is to find the right spots kung siyang siya aatake. And kapag ka maganda yung early game niya, parang nilalagay na sa alanganin agad itong core, itong ano mo, itong pina-funnel mo. So, with the Selena and with the Gushion in one team, parang yung vision game nila sobrang lupit na. Kasi kapag ka napipinpoint kung nasaan yung core, parang pupunta na yung Gushion doon and humahanap ng opportunity to strike and take down kung sino man yung pinapanan dito. For the side of Blacklist International, however, they can go for the counter hit if they want to, pero it's going to be really hard and they need to play the game of their lives kung gusto nilang balik na rin to. Yes, so I safely assume you're going for Bren Esports dito, Butters. Ang dami ko sinabi, di ba? Pero mukhang hindi, joke lang. Bren, I'm gonna go for Bren. I'm a fan of the Gushion play na ginawa nila and I don't think na kailangan i-underestimate yan. Totoo yan. I mean, specifically with the Gushion dito, and that's a few hero with an execute para sa spell niya. A burst damage talaga yung ginagawa nila dito sa Gushion. How about you, Yasu? What's gonna be your prediction para sa second game? Actually, seeing that Gushion, napabren na rin ako dito. Kasi,
kung ikaw, Bren, I mean, kung ikaw, Gushon, hindi ka naman usually naglalakad din eh. Ikaw din yung Gushon na pag kami nataniman ka ng blade mo, you go for the kill. Agad-agad. And hindi mo masyado po problemahin yung mga traps so much dito ni Popol. And you want to primary target ito si Popol para hindi na magkaroon ng sakit ng ulo. And one thing, Blacklist, they don't even have a tank right now para sa kanila. So, facing a Granger, talagang hindi mo haharapan yan. You don't face a Granger without kakunatan sa inyong lineup. So, yun lang. I'll go for Ben. Alright. So, very well said para dito sa ating mga panel desk. Yasumiao and Butters, unanimous yung kanilang prediction. Yun din kaya ang tingin ng ating mga shoutcasters, Chantel and Midnight. Take it away. Maraming salamat para dyan, mga panelists natin, Rob Luna and the gang. And of course, for this game, nagulit ako with the Gushon pick, promise. Parang na-miss ko siya na nakikita sa draft pick. Yeah. Literally, talaga ang tagal natin siya hindi nakita. Which is usong-uso siya before. Pero anyways, papakilala pala muna kami, ako si ating Chantel. Kasama natin si Midnight. For the Gushon pick sa team, maganda siya maging counter for this game? Again, sinabi naman ng panel na walang tank yung lineup ng Blacklist International dito. And the way you deal with lineups that are really squishy is huge amounts of burst damage. Meron kang Granger, meron kang Gushon. And the thing about Gushon is nakakataka siya away from PNK. And pwede pang magkaroon ng time na ma-burst on mo yung PNK. No? Kahit gaano pa kalaki yung HP niya, no? Kapag nadikitan ka ng Gushon, it's gonna be over for you. And yung sinabi ni Butters, tama yon. May mga Gushon na hindi na kailangan mag-blue because of the Impure Rage. Hindi na masyadong ginagamit yung Magic Worship. And nauso na rin talaga yung Gushon na hindi nagpa-blue buff. So the way you play that is the, sabi nga nila, execution notes. yung naka-execute na Gushon. Kasi insta-kill yan eh. True. Para pag hindi na burst, ano na lang, i-execute nila literally. Pero yung support sa dito, yung Gushon nila kasi ko ay mag-request pala yung top lane side. So more on the off lane dito. Rotating natin or most likely, si Kalsi pa rin dito mag-rotate for Bren Esports. So more on the funneling pa rin ang gagawin nila dito. For Blacklist International naman, they also have this carry which is very effective on that game number one. So ang kailangan lang naman talaga for them is maulit yung performance nila without the errors this time. Yeah. Alam mo, kaka-Gushon ko lang eh. Kaka-pamiti ko lang ng Gushon. Kaya alam ko malakas yung Gushon ngayon. Pero kidding aside, yung science behind the execute Gushon, no? Kasi yung combo mo, it's usually enough to burst down targets. Dahil nga, yung passive ni Gushon, yung Sword Mastery, kapag nag-proc yun, ang bawas po nun is 15% based on the total HP lost nung kalaban mo. So effectively, parang meron ka ng one form of execute. Parang si Balmon din eh. Meron ka ng one form of execute. And makadalasan ang nakaka-bad trip pag Gushon ka is kapag may natitirang isang linya sa kalaban, no? Yun yung gamit ng execute. Para instant kill or ma-secure yung kill. But anyways, for this Bren Esports, eto, mapapansin natin Lusty on his signature Grok. Alam natin na isa talaga sa magaling gumamit ng Grok dito si Lusty. But anyways, for Blacklist International, medyo maingat lang din naman sila for this match. They have the Kaja, kaso the problem here is kapag ka nasaktuhan niya, pag mag-face check siya, yung Granger ang kasama niya. Kaya sinabi ng panel natin, walang tank heroes dito for Blacklist International. So pinaka maganda lang nilang gagawin dito, yung most advisable thing for them to do is to go for a ganking. Yeah, actually si Grok tsaka si Thomas, no, they're playing around the Granger, which is nice kasi kahit paano napapanel nila si Cartesi dito, pero this is what you need to do. Find aggressive place for the Gushon to Gushon to abuse. Actually nagtry na si Pio kanina on killer sa Joyd, unfortunately hindi naging enough kasi nagkaroon na kill si Kerdo, no. You need to find decent fights for Pio kasi yung Gushon, guys, nagfo-fall off po yan. Kahit pa sabihin natin mataas damage yan, kailangan ma-sustain niya yung mga items na binibili niya. Kailangan nakakanap siya lagi ng aggressive play kasi again, may final yung Bren Esports. Yes, and for this, oh, Abyssal Arrow tumama dito for Ibo and it's going to be a kill para sa kanya. 2-0 agad at score for this match. And going back dito sa ating Gushon pick, siguro magiging problema lang dito pag hindi siya nag-snowball. Wala naman siyang buff and meron ditong carry ang Blacklist International. So, habang umiikita ang Bren Esports, pero umiikita ang Granger, dapat yung Gushon din nakakawa ng nakakagawa ng objectives. But anyways, Turtle has been secured here by Bren Esports sa ating laban. Medyo lumalaki ang kanilang kalamangan to for this match. Dexter still finding that zoning capacity ng kanyang PNK. PNK, ang laking bagay niya pagdating sa teamfight. Lalong-lalo na yung kanyang aso. Kasi minsan
nakakauna agad attention at kumukuha ng mage. Pero anyways, Abyssal Arrow dito ni Rippo. Talagang grabe lang din naman, nagpipilitan dito at lumayo agad ang Blacklist International. Yeah, tsaka talking about yan, no? Talking about the Popple and Koopa, si PNK dito, yung utility niya as a tank, don't underestimate the tank Popple and Koopa kasi yung traps din niya malaking value yan. Pero ito, the wild charge has been committed after the Gadget's barrier. Napatay kagad si Riddler and Granger was able to secure that kill. That's 1-0-1 already for Carl TZ. And by the way, naka-killing spree yung Granger. Hindi siya naka-bounty hunter. Oh, nga. So, for Rare Esports, sayang din yan. Pero anyways, at least nabibigyan siya ng kills. FT, umikot, bottom lane, tank lane. Grabe yung vision na ginagawa niya. And for this Burn Esports team, nasira na nila. Hindi nila tinitigilan dito na turret, which is the bottom lane. And for Blacklist International naman, medyo napag-iwanan siguro dito na slight lang naman si Riddler because of that one death. Yeah. Alam mo, yung ginagawa ng Blacklist International dito, no? Some might say na masyado sila takot naglaro. Pero this is the threat of the Selena and the Gusion. Kasi kapag na-damage ka na ng konti, ang laki ng follow-up eh. Yung combo ni Gusion, yung execute, yung sonata ni Cartizzi. So Blacklist International, sobrang late lang nung window na makakagawa ka ng play. So this allows Brand Esports to take full control of the map. Kahit i-hold nila yung mga skill nila, walang problema kasi sobrang nakakatakot na may ganung klaseng threat yung Brand Esports. Yes, tama dyan. For Blacklist International, kita natin dito medyo nasisira din yung formation nila. Oh, anyway, Edward! Edward dito halos mamamatay na! Konting-konti na lang. Pero si Anko dito magagaling sa likod. Tingnan natin kung makakatakas ba with a flicker out. Ayun, successfully buhay pa rin dito. Si paring nga natin, si paring show ng Blacklist International. Anyways, kung mapapansin natin, unti-unti na rin nauubos dito ang turret ng Blacklist International. Wala na yung dalawang first tier turret nila. And with the late turret naman na kukuha rin dito ng Brand Esports. Last week, grabe mag-zone out dito. Abyssal Arrow ni Rippo natin from Esports. Grabe din. Kumbaga, dami lang kailangan iwasan. Iniwasan, tinatakbohan mo yung Grak. Tapos biglang sa likod ng Grak, may Abyssal Arrow na dadating. Oo. Alam mo, medyo old school to, no? Parang nakikita natin, ito yung sakit ni Kari ever since eh. Kapag early game yung lineup ng kalaban nyo, usually didigitan nyo talaga yung carry. And yun yung ginagawa ng Blacklist International. Kadikit lang nila si carry. So, hindi masyado nakakapag-farm yung ibang heroes on the side of Blacklist dito, no? And on the side of Brand Esports naman, nakita nyo kanina, Scarlet Easy, galit na galit, di papatay yung, ano, yung blue buff. Nire-red rin na niya. Pero tapos Coco na top lane, mukhang mahuli siya rito. It's gonna be a kill here for Blacklist International. Pero it took a while. Ayan na yung Sonata. Scarlet Easy missing the last bullet. Pero, ayan yung follow-up on the scene na view with the backline snipe, mga kaibigan. Pinatay niya si Kaja with a KS execute. Nako po, si Kuya Aqua natin dito tumatak po lang din. Pero kita natin dito yung map awareness ng Brand Esports. Sobrang bilis nila dumating. Next natin dito, napatay pa ni Few with a combo. Good combo, guys. Masik for Brand Esports. 6-1 ang ating score habang nangyayari yan. Si Last Team, hindi pala kasama sa team fight. Nag-clear siya ng minion wave doon sa bottom lane side. So imagine Corner yan corner siya, naging off lane na bigla si Kuya Last din natin Brand Esports. Anyways, for Blacklist International, another na naman dito. Grabe first damage dahil dyan, minus 1 na naman for them. Yeah. In terms of team fight kasi kailangan mo na nga mag-regenerate dito ng isang catch for the team. Grabe. Sa mga nagtatanong sa chat, is 1-2-2 back? Yes, it is. Is Gushel back? 1-2-2 is back. Pag tinanong din, is Gushel back? Yes, it is. Kita naman natin. Grabe yung ginagawa nila. Kasi Coach Ducky dito kumbaga maglabas ng mga lumang baraha. May yep. Effective. Sabi ni Coach Ducky, tigil na nakaka 1-3-1 nyo. Ito yung 1-2-2 na hinahanap nyo. This is the prime form ng 1-2-2. May Gushel pa. Kita natin dito, season 3. Season 3 pa. Yes, yes, pero nga lang, bago makapatay dito, ang Brand Esports, nakapatay lang din naman ng Blacklist International. Nice healer there come from Edward. Kasi nga lang kita natin dito, it's gonna be a killing spree for few. 3-0-1 for this Gushon onto this match. 6.8k gold for this Granger. Pero, gaya na nga sinasabi natin, hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa nauubos ang Tore. Game number 1, nabaliktad ang Brand Esports. For Blacklist International, all they need to do is to wait for Riddler to go online. Yep. Wala ang problema. 5,000 gold si ano dito si Riddler, no, naka-endless battle. Although medyo magtutunog bias yung sasabihin ko, yung few lines ko, no. Yung Brand Esports, they have an impending timing pa. Parading pa lang yung Holy Crystal ni Gushion, and the next item na binubuo ni Riddler dito is the Golden Staff. Walang pang-sustain ng HP on the side of Black National kapag lumabas na yung burst damage from the Gushion.
Actually, dito for Blacklist International, problema din dito. Hindi na advisable kahit na mag-ticket sila kasi kaya sila i-first dito ng Gusion. Kapag ka, kahit mag-dive lang sa isang ano, mag-dive lang sa isang hero, pag pumasok siya sa magkakatikit na apat na heroes dito players ng Blacklist International, mapapurst niya yun agad, lalo na na panagkaroon siya ng Holy Crystal. Dahil walang hard tank dito ang Blacklist International. Kita mo yung ginagawa nila, pinabawasan lang nila. They are willing to commit the Death Sonata just to make sure na walang buhay yung Blacklist International. Kasi it creates the opening for the Selena and the Gusion. And syempre yung Blacklist International, matatakot din mag-defend. Fortunately for them, wala lang minion wave. Yung Brennan Esports ito, no? Lagi nilang walang minion wave, mga kaibigan. Oo, oh, para lahat ng... Sorry guys. Para lahat ng kinas dati kayo araw, lagi walang minion wave. Para meron moment na walang minion wave. But anyways, 8-1 score for Brennan Esports. The discipline is... there, Blacklist International, gaya ng Brand Esports ng game number 1, nag-aantay lang sila ng opportunity or na error dito come from Brand Esports. Oy! Pero grabe, yung abyssal trap ni Ribo dito talagang hindi mo alam kung saan mang gagaling. And ito pa pala yung problema for Blacklist International, wala talaga silang pagbigay ng information against the enemy team, wala silang pang-face check kumbaga na kayang tumagal or mag-sustain ng damage if ever na yung face checkan niya ay may kalaban. Kasi sinubukan ni Killer kanina eh. Anong nangyari sa kanya? Sumabog siya sa Shadowblade Slaughter eh. Tapos na-execute pa. So ang hirap for Blacklist talaga, to be honest, na lumabas ng base. And kahit pa sabihin natin makapagdamo-damo sila dito, again yung Selena, yun yung trabaho eh. Ever since yan nga yung counter sa isang Kaja. Kasi ang playstyle ng Kaja, lagi nagtatabog ng tago sa damo. Pero how can you do that if there is a Selena na pag nag-aaraw sa damo, tapos pinanindigan mo yung gusto mong gawin, pag tinamaan ka ng pana, mag-burst down ka. True, pero anyways, kita natin dito for this Blacklist International. But dapat hindi na si Coco sa minus 1 agad. Pero anyways, for Brennan Esports, that is an opportunity for them to secure this Lord na hindi nagko-contest ang Blacklist International. For Blacklist International, medyo problema dito. The more na tumatagal, the more na mas magiging malambot sila against this Brennan Esports team. Knowing that they have the Granger, I mean, this Esports team, Brennan Esports team ay merong Granger. So ilang pick lang na kahit normal hits, kahit hindi na mag-Rhapsody, automatic masakit agad. And look at the item, nakaka-kill na ni Karchi. Malefic Roar. So what is the implication? It's more the objectives na Brennan Esports are ready to destroy all the turrets here ng Blacklist International. Tignan mo yung nagkawa ni Lastio, inaapakan niya lahat ng drop. Nandi-trip lang. Wala lang pala. Hindi na nga niya ginagamit yung ano eh. Hindi na nga niya ginagamit yung power of nature eh. Inaapakan niya lang. Kasi sabi niya, wala nang gagawin sa akin yung Blacklist International eh. Anyway, dagdag pang Wind of Nature si Pew dito no. So pwede na siya pumatak. Maganap ng combo. Isang Rhapsody lang! Si Aqua mga kaibigan. And the Lord is already on the attack of Blacklist International. Next star the backlines. Naku po! Blacklist International, they're crumbling to Brand Esports. Ako po, napakasaan dito ng Brand Esports and for the series win, congratulations to Brand Esports! 2-0 mga kaibigan, umuulan ngayong araw. Lahat ng teams natin naging very dominant, sobrang konyo ko dun. Pero what an outstanding performance from Brand Esports. And grabe din kasi nagdadala sila ng bagong luma dito, no? Itong lineup nito, season 3 natin, huling nakita to, yung ganitong composition. Selena, Grock, Granger, Tamos. Tamos ba? May Granger na ba nun? Season 3? Meron na, no? Archangel! Wala pa. Season 4 pala. Sa dami na ng heroes, hindi na natin sure kung ano yung mga dumating na ano. Pero ganyan sinabi natin, for the Granger kasi, the more na tumatagal yung laban, yung squishy heroes na Blacklist International, ilang hits lang. Kasi ako, magpo-poke lang siya supposedly para may mahuli dito na player coming from Brand Esports. Natamaan lang na Rhapsody. Oo, grabe yun lang. Damage. Sabi niya, parang ano yun, wala nang biro-biro, babaril na kita. Oh, grabe yung criticals na rin. And well-fed din talaga. Ang ganda ng naging performance din ng Brand Esports. Kung siya na the offlane, grabe yung damage. Pagka early part, actually for Gusion kasi, kailangan mo lang siyang antayin mag-level 4 regardless kung nakabuff siya or hindi. May instant burst na agad yun pag tumama kanyang first skill. Tapos, naka-execute pa. So, kung makatakas ka man or not, pwede kanyang habulin with the execute. Yeah. Tsaka yung ano kasi, yung quality of life degusion, hindi na tulad ng dati na sobrang depende sa blue buff. Guys, may Little Wanderer na. Kahit ilang prioritize nyo, okay na. Promise, cooldown na lang binibigay ng blue buff. The Little Wanderer is essentially the same as blue buff. Wala lang yung cooldown tsaka
yung magic power amplification, pero yung mana ni Gushion, which is yun, yun lang naman yung nag-iisa niyang problema, to be honest. Little Wonder lang, enough na. Oh, parang pag may Little Wonder ka kasi instant Estes, kumbaga may mini yeah. Estes ka na nakasugod sa'yo. But anyways, GG well played to all the teams ngayon sa ating buong series, sa lahat ng series natin today. It's been an honor for us, Midnight and Ate Chantel, to be your casters for today. So, panel host natin, Rob Lunedagang, I'm sure may masasabi kayo. Take it away. Yes, definitely GG well played para sa Bren Esports, and maraming salamat for the casting na napakalupit, Chantel and Midnight. Pero gusto kong marinig ngayon dito from the panelist desk, Yasumi, pinag-usapan natin kanina, hindi nakuha ng blacklist yung first game, magro-roll over papuntang game number 2. What's your take doon? What happened, Blacklist International? I guess they lost yung ano, nawalan sila ng composure dito. Kasi yun talaga yung masasabi mo, Kuya Rube. Natalo sila na first game, hindi nila na-pick up yung sarili nila after that game. And hindi naman sinasabi natin na bahala na sa drafting, pero this is a really bad draft against the lineup ng Bren Esports. Pring-pring yung Granger nila eh, all in all eh. Pring-pring yung Granger nila, that's a massacre na binibigay sa kanila ng Bren Esports. And kahit sabi na ilaban nila yung Popol na tank build, hindi sila makaabot doon kasi ragasa lang yung ginagawa ng Bren Esports eh. Paano ka makakapag-item, lalo na sa carry mo, kung wala ka nang mapag-farman kasi inuubos na ng kalaban yung towers nyo. And yun din nga, sabi nga ni Midnight din, may sakit nga din si carry pag hindi ka na nakap-farm. Yes, or wala ka na mapag-farman. Wala ka talaga mapapag-farman. And yes, kailangan mo nang mapakapag-carry ka. And Bren Esports, ragasa lang talaga yung ginawa nila dito. Oh, likely, the vision talaga galing lahat sa esport. Pero our smart game MVP of the game, none other than Carl TC. Again, Butters, this team, Bren Esports, up until now, number one sila dito sa regular season. And having Carl TC on their lineup, ang dami, ang laki ng potential nitong team na to be able to make the best out of the papuntang playoffs. What is your take, Butters? Alam mo, ganito lang yan. May naniniwala kasi ako sa naniniwala ako sa siyensya. Ngayon, kung bakit ko sinasabi to, meron, anong usually ginagamit ng mga scientific ko para makakuha ng mga resulta at lalo na sa testing? Paminsan, mga daga, mga guinea pig kung tawagin nila. Okay. So, right now, ako nagsasabi sa inyo, ang scientist dito, si Daki. Tapos yung mga dagang sobrang lakas rin yung mga player. So alam mo yun, metaphors aside, parang kayang gawin ni Daki halos lahat ng gusto niyang gawin dito sa Bren Esports na lineup na draft, kasi sobrang lakas nito mga batang to eh. Although sometimes magkakaroon ng hiccup.